Hello guys! Magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa Robby Bless YouTube channel here tuning in. Today po ang pag-uusapan po natin is all about the visas ng Doha, Qatar. As I promised the previous video na mag-share ako ng about visas na nalalaman ko dito sa Doha, Qatar. And if you are interested, please stay tuned. Sa nabanggit ko kanina na I would like to share about the visas dito sa Qatar. I hope na you're doing well, you are safe with your family, and this pandemic, this COVID-19 virus will come to pass really soon, and I please always pray na matapos na din to. I hope po na tayo po ay sumusunod din po sa ating gobyerno. Let's stay home para naman po sa ating safety. Sorry po sa aking background. Medyo mahingay aking dog. Pinalabas ko kasi siya. So, yun. And today po nga po, babanggitin ko sa inyo is all about the visas. Again and again. Walkulit ako. Sorry naman. Meron lang po akong 5 visas na isi-share. Although, marami, kapag nag-search po kayo sa internet, marami po kayo makikita mga visas ng Doha, Qatar. So, let's not tackle about those things or about those visas na hindi ako familiar. So, meron lang po akong 5 visas ng Doha, Qatar na familiar ako. Familiar ako na experience ko, na experience ng husband ko, na experience ng kapatid ko, na experience ng mga close friends ko. Yun. So, yun lang po ang aking maishishare sa inyo. And disclaimer lang po, once again, hindi po ako visas officer. Hindi rin po ako affiliated sa mga agencies na nag-i-issue ng mga visa. Hindi rin po ako affiliated sa any agencies regarding or yun nga sa pagpaprocess ng mga visa. Ayun. Para at least malinaw lang din po tayo. What I'm gonna share is based on my knowledge, based on my experience again, and based sa mga na-experience ko, sa mga kaibigan ko, narinig ko, hindi narinig, talagang, alam mo yun, nakasalamuha ko talaga sila, at nagkaroon din naman ako ng kunting research about sa isi-share ko, at least dagdag knowledge na rin, at least makatulong din po tayo sa mga kababayan natin na nagtatanong or nag-research about visa ng Qatar. I hope na makatulong yung video na to. First po is family visit visa. Meron po tayong tourist visa at meron tayong work visa or working visa, business visa, and number 5 is family residence visa. Ito lang po yung mga visas na alam ko at ito lang po yung visa na kadalasan ginagamit ng mga Pinoy dito sa Doha, Qatar. So, ayun po. First is, yung family visit visa is applicable siya sa mga tao na nagtatrabaho na dito at gusto nila na mag-visit naman yung kanilang family. So, ang eligible lang po na pwedeng sponsoran ng empleyado or OFW na nagtatrabaho dito is yung immediate family niya. When we say immediate family, yun lang yung spouse niya, yung wife, yung husband niya, yung mga anak niya, at pwede rin po i-sponsor niya. Pwede rin po siya mag-issue ng sponsorship under family visit visa sa mga in-laws niya, mother or father-in-law. So, pwede niya pong sponsoran yun. Sa family visit visa, maximum po niya is 6 months. So, parang isang kontrata na sa Pilipinas. 6 months na, 6 months na pwede siyang mag-stay dito. Pero, pagpasok niya dito, ay alam ko 1 month pa lang yun eh. Then, extend lang siya ng extend. So, yung extension naman na yun, ina-apply po yun. So, may karagdagang mga bayarin din po yun. So, ayun. Kapag ang hawak po natin is family visit visa, bawal na bawal po dito ang gamitin yan na magtrabaho ka or mag-part-time ka. Bawal na bawal po yun. Huwag po natin gawin yun. Gawin po natin kung ano po yung tama. Amen?
Ay, masyado ako. Sorry naman. So, next is tourist visa. Ang tourist visa naman dito may dalawang klase. May tourist visa is, may tourist visa na 72 hours lang at meron din namang 30 days maximum. Yung pinaka-maximum ng tourist visa dito. 72 hours is yun yung mga, may mga meetings lang dito. May, alam niyo yung mga businessman na pumunta dito and meron lang sila mga meetings. So, mga araw lang. So, meron lang silang 72 hours na magstay sila dito. At meron naman din po yung 30 days nga yung sinasabi ko is meron po silang ganung kahabang visa na ini-issue dito. At kapag ka-tourist visa ang ating hawak, yun, number one is bawal na bawal din po tayong mag-work, bawal na bawal din po tayong mag-part-time. Diba? Kahit sa ang bansa naman, kahit hindi lang dito sa GCC or hindi lang dito sa Doha, Qatar, bawal yun. Kundi sa lahat ng dako ng mundo, diba? Bawal po talagang mag-work tayo or mag-part-time tayo using our tourist visa. Let's abide the governance or the government law dito sa kanilang country. Ayun. So, kapag ka ganun naman, pwede ka namang mag-apply. Pero, yun nga, diba, pagka nagaling sa Pilipinas, ang hirap-hirap lumabas ng ang hawak mo is tourist visa, tapos 30 days pa, diba, ang hirap nun makalabas sa ating bansa, since, diba, mahigpit ang ating immigration pagdating sa ganyan. Yun namang paghihigpit nila ay para lang din sa atin. Para sa atin, kasi diba, ang dami-dami din naluloko, ang dami-dami din mga human trafficking, so yun naman ang pinoprotektahan ng ating gobyerno. So, yun. Ang tourist visa naman is, pwede ka namang ulit bumalik kapag ka natapos mo yung 30 days. Pwede ka ulit bumalik at yun, di ba? Pero ang layo-layo dito, Diyos ko Lord, ang mahal-mahal ng pamasahe para lang kung wala ka naman talagang purpose, di ba? At least, yung sa kapatid ko, ang gamit niya is tourist visa. Nung unang punta niya dito is, na-offload siya kasi nga sa immigration pa lang para, di ba, ang 30 days is so much. Pero ang book namin ng ticket niya yun is hindi 30 days eh. Nag-book lang kami ng ticket niya. Round trip ticket yun ha, binook namin is 2 weeks lang ata yung binigay ko. Tapos yun, na-offload siya. So, we try again. So, ang ginawa ko, pwede din pala akong mag-support sa kanya. So, gumawa ko ng affidavit of support. So, nag-file ako sa embassy sa Philippine Embassy dito sa Doha, Qatar ng affidavit of support. At ayun, nakalabas naman siya ng Pilipinas at nakarating siya dito. So, nung dumating siya dito, yun, naghanap kami ng work. Siyempre, bawal po magtrabaho. Pwede ka naman maghanap. Di ka naman magtrabaho. Pwede ka naman maghanap ng work. And during that time, pwede pang mag-exit sa mga kalapit na mga country. Pwede pang mag-exit sa Sri Lanka. Pwede pang mag-exit sa Dubai. Mag-exit sa Oman. Mag-exit sa Armenia, sa Georgia. So, ang dami-dami pa ditong pwedeng exitan nun bago pa dumating ang QVC, yung Qatar Visa Center sa Manila. So, bago pa dumating yun. Ngayon, ganun lang ka easy. Nakahanap ka ng employer, lumabas ka ng bansa, mag-exit ka para matatakan yung yung passport mo na lumabas ka ng bansa. Then, pagbalik mo, hindi na siya tourist visa, kundi residence permit na siya. So, yun. Mamaya babanggitin ko po yung residence permit kung ano po ba yun. Next is yung work visa. Itong work visa na to, ito naman yung mga ini-issue ng mga employer na nag-hire sa Pilipinas. For example, Pilipinas, kasi hindi naman natin alam paano ang process ng ibang bansa, diba? So, yung mga employer na pupunta ng Pilipinas, nag-hire sila doon, meron din po akong close friends, and meron din po akong kakilala, relatives ng aking husband, na yun ang process nila. And even my husband, yung pagpunta niya dito is, ang gamit niya is working visa. Kapag ka ang employer nagpunta sa Pilipinas, linawang ko lang para at least mas clear tayo. Kapag ang employer pumunta sa Pilipinas, nag-issue sila ng mga, nag-hire sila doon, based dun sa kanilang recruitment, na-hire ka. So, i-issue ang kanila ngayon ng working visa. So, paglalabas ka ng, syempre, pag-issuehan ka ng working visa, marami kang mga i-comply dun, diba? Syempre, go to the basic kung ano mga requirements na needs nila. Then, bago nila, ikaw ma-issuehan ng working visa. Yung working visa,
3 months lang po siya valid. Ibig sabihin, kapag ka nag-process ka ng mga papers mo at nahisyuhan ka na ng mga working visa, ibig sabihin po nun, valid yun within 3 months. So, ibig sabihin, kung hindi ka nakalipad at hindi ka nakaalis within 3 months, hindi na siya valid. So, yun. Yun yung kadalasan na ginagamit. So, pagdating naman dito sa Qatar, yung working visa mo, dapat matransfer siya into residence permit. Kumbaga, residence permit. Yun ang tinatawag naman dito na pataka or Qatar ID. So, yun po yung ginagamit ng most people na nagtatrabaho dito. Ayun, kailangan ma-transfer siya from working visa into residence permit. Ayun. So, next is business visa. Itong business visa na to is valid naman siya for 3 months. So, parang working visa siya, no? Pero parang, magkaiba yung pangalan nila, magkaiba din yung procedure nila, pero yung validity, 3 months, same lang sila. So, yung business visa naman, kadalasan ini-issue naman siya sa mga agencies. May mga agencies na nagpa-process ng mga business visa and all. So, yun lang. Once again, kapag lumabas ka sa Pilipinas, mahirap lumabas na business visa ang hawak mo. So, di ba, napaka-hirap gawin kasi nga mahigpit sa atin, mahigpit ang ating immigration talaga pagdating sa mga ganyan. Lalo na papunta ka ng GCC country. So, mahirap yun. So, ang business visa naman, legal naman siya na mag-apply. Pero hindi pwede magtrabaho, hindi pwedeng mag-part-time. Kapag may business visa ka, pwede kang mag-apply. Okay lang yun, walang problema dun. Hindi yun illegal. Illegal yun kapag nagtrabaho ka, kapag nag-part-time ka. Pero when you stay lang dito, wala ka namang ginawa, wala ka namang, alam mo yun. So, wala namang maging problema nun. Katulad sa akin, nung nagpunta ako dito, business visa din ang hawak ko. So, after 1 month, hanap ako ng employer. So, yun nga, once again, nung mga time na yun, mabilis pa kasi pwede lang nahanap ka ng employer dito. Nagpasa ka ng mga requirements, pumasa ka sa kanilang interview, pumasa ka sa mga exams. At kasundo kayo, na-issue ang kanila ng visa. So, yun, sila na yung magiging sponsor mo. Sila na yung mag-aasikaso ng iyong permit. So, ang ginawa ko lang is, tawag nun is, A2A, airport to airport. So, kailangan lang matatakan yung aking visa noon para ma-issuehan ako ng panibagong visa, which is nga yung residence permit. Yun na yun na work para sa work na yung magiging visa ko pagdating dito. So, yun. Mabilis lang kasi nag-exit ako noon sa Bahrain. Sa Bahrain ako nag-exit. So, umalis ako ng hapon, bumalik ako ng gabi. So, bago na yung residence permit ko. I mean, bago na yung visa ko. From business visa, napunta na ako sa residence permit. So, pakita ko lang sa inyo, ano ba itsura ng residence permit? So, ito po siya. Takpan ko lang po aking mga details. Ewan ko kung mababasa nyo. Ah, sorry. Ayan. Ito, nakalagay. Residence permit. So, yun. Yun po siya sa likod. And then, yung mga details mo, passport mo. So, ayun. Yun yung pinaka, kung may chinecheck dito, kapag nandito ka sa loob ng Doha, Qatar, walang ibang i-check kundi ang iyong QID or kaya passport. Yun. So, let's go to the last, family residence visa. So, yung family residence visa naman, magkaiba siya dun sa family visit visa. Kasi ang family visit visa, may hangganan lang siya hanggang 6 months. Pero kasi ang family residence visa is, as long as gusto mo na mag-stay dito ang family mo. Pero, meron po siyang kalakip na certain sweldo o sahod ng isang tao. So, ng isang OFW. So, kailangan, ang sahod niya is above 10,000 riyals. So, sa atin, nasa 120 or depende sa conversion, basta nasa 100K plus siya bago siya makapag-sponsor ng family residence visa. Ito naman is valid lang din sa mga immediate family. Na-mention ko nga din, diba? Immediate family lang din siya na spouse, yun nga, mga anak, husband and wife, and mga in-laws lang ang pwede mong dalhin at isyuhan ng family residence visa.
So, diba? At kailangan din, bago siya makapag-issue, kailangan din na-meet niya yung qualification para maging, ano siya, eligible siya na makapag, makapag-issue din or makapag-sponsor ng family residence visa. Dapat din is naka-work na siya dito ng within 6 months. At least, natapos niya 6 months. So, yun po. I hope po nakatulong po ako sa inyo. At kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment down below. At kung meron po kayong mga suggestion, pwede din po kayong mag-suggest. And I hope po na magkita-kita ulit tayo sa next video na gagawin ko. And God bless po sa ating lahat. God bless po sa lahat ng mga OFW. At God bless po sa lahat ng mga nakapanood ng video na to. God bless us all and see you on my next one.